Hello, fellow teachers, parents, tutors, viewers, good morning! Narito na naman po ako si Mrs. Erlinda Claveria para maghatid sa inyo ng munting kaalaman para ibahagi sa inyo ang aking naimbentong E.S. Claveria's Beginning Reading Technique. So, ako po ay isang retired public school master teacher, isa akong tutor, demonstration teacher, at isa rin akong book writer. Ngayon, vlogger na naman. So, sa araw na ito, nais kong ipagpatuloy ang pagbahagi sa inyo ng aking kaalaman o yung aking naimbintong E.S. Claveria's sa beginning reading technique para doon sa mga batang hindi pa marunong bumasa at sa kinder, sa grade 1, sa grade 2 hanggang high school na hanggang ngayon ay hindi pa rin sila nakakabasa. Ito ay para sa kanila. Itong ibabahagi ko sa inyo ay ang lesson 3. Ito ay ang pantig E, pantig E. So, ito ay ang pangatlong hakbang na ibabahagi ko sa ito nga ay lesson 3 ng E.S. Claveria's Beginning Reading Technique. Ito ay ang pantig E sa kapantig E. Ngayon, pwede ninyong simulan ito sa kahit saang larawan. So mahalaga ang mga larawang pananda. Uulitin ko, ang mga larawang pananda ang siyang pangunahing nakapagpapabasa sa mga bata. Kaya kailangan maitanim ito ng malalim sa kanilang utak para makabasa kaagad sila. Sapagkat kung wala silang panandang naaalala, na wala silang makakapadyan sa utak nila, ay matatagalan sila para makabasa. Pero sa pamamagitan ng mga panandang larawan, sila ay makakabasa kaagad. So, ganito ang gagawin natin. Ipapakilala ninyo ang mga larawan. I-describe ng mabuti para maitanim sa kanilang utak. Maitanim ng malalim at hindi nila makakalimutan. Sisimulan ko na. Ito ay ligo. Ligo. Ito ang gripo. Ito ang shower. Ito ang batang nakatayo at siya ay naliligo. Anong ginagawa ng bata? Siya ay naliligo. Kaya ito ay ligo. Ulitin, ligo. Yan ay ligo. Itong larawan na ito. Ito ay yelo. Sa panahon ito na napakainit, ang mga tao ay gustong uminom ng tubig na may yelo para malamig. Ito ang lalagyan ng yelo. Ano ito? Yelo. Yan ay nakalagay sa... yan ang kanyang lalagyan, no? Yan ay mga yelo. Mga pirasong yelo. Malamig. Malamig na malamig. Ano ito? Yelo. Ito ay tinik. Tinik. Ang tinik ng isda ay siyang natitira kapag naubos ang laman ng isda. Ayan, no? Tinik. Pansinin yan, ganyan. Tinik. Ito ay regalo. Kapag may birthday, binibigyan ng regalo ang isang tao. Kapag Pasko, nagbibigayan din sila ng mga regalo. Yan. Yan ay regalo.
ito si Ninang. Si Ninang, si nanay ay nag-ninang sa binyag. May hawak siyang kandila. Kapag may hawak siyang kandila, yan ay ninang. Ano yan? Ninang. Oh, yan, si Ninang. Oh. Oh, pansinin. Ha? Si Ninang ay may kandila. Ngiti. Hmm. Isa, dalawa, tatlo. Ngiti. Uy, ngiti. Napakaganda kapag laging nakangiti. Ang pagngiti ay nakakapaganda sa isang tao. So, kailangan laging nakangiti. Ano ito? Anong larawan ito? Ngiti. Ito ay mesa. Oh. Ang mesa ay may tatlong silya. Ayan, oh. Oh. Pansinin niyo yung tatlong silya. Yan. Oh. Ano ito? Mesa. Dito tayo kumakain. Dito tayo sumusulat. At kung ano-ano ang ginagawa natin sa ibabaw ng mesa. Kilay. Ayan ang kilay. May dalawa tayong mata at may dalawang kilay. Yan, ang kilay nasa ibabaw ng mata. Kilay, ano yan? Kilay. Tawa ng aswang. Hi, hi, hi. Anong tawa ng aswang? Hi, hi, hi. Hi, hi, hi. Yan ang tawa ng aswang. Ito ay gitara. Oh, ang gitara ay isang instrumento na tinutugtugan. Ah. Instrumento na ginagamit sa pagtugtog. Pang-akumpanyar sa pag-awit. Kung may umaawit, kinigitarahan yan. Oh. Yan ang gitara nakasabit sa dingding. Oh, yan ay gitara. Ano yan? Gitara. Ito ay dila. Oh, nakalabas ang dila. Yan oh. Dila. Ano ito? Yan ay dila. Hmm. Dila. Nakalabas ang dila sa bibig. Dila. Piso. Ito ay piso. Pambili ng candy. Oh, piso. Ayan oh. Bilog na bilog ang piso. At may sulat na bilang na isa sa gitna. Piso, pambili ng candy. Wika. Ang babaeng ito ay nagsasalita. Ang kanyang salita ay tinatawag natin na wika. Ano yan? Wika. Nagsasalita. Wika. Ito ay bilog. Isang bilog. At may kasamang kandila. Bilog na may kasamang ilaw. Bilog. Ha? Bilog na bilog yan. Oh. Isang bilog lamang. Oh. Bilog. Anong kulay? Dilaw or yellow. Yan ay isang bilog. Kapag bilog, yan ay yan. Oh, ganito. Bilog. Isang bilog lang yan. May katabing kandila. Bilog. Ito ay sili. Maanghang ang sili. Nakatikim na ba kayo ng sili? Yan, ang sili na yan ay hinog na. Kung hilaw pa yan ay green, pero ito ay hinog na. Maanghang. Sili, maanghang. Ngayon, papangalanan ulit natin ang mga larawan. Pangalanan ulit ha. Bilis. Ano yan? Ligo. Ito, ano ito? Ligo. Ito, malamig. Ano itong malamig? Yellow. Ano ang tira ng isda? Tinik. Ano ang binibigay kung may birthday? Regalo. Sino itong may kandila? Ninang. Ano yan? Anong yung bibig na yan?
ngiti. Ito, mesa, may tatlong silya ang mesa. Kilay, kilay ay nasa ibabaw ng mata, kilay. Hi-hi-hi, tawa ng aswang. Hi-hi-hi, gitara, nakasabit sa dingding, tumutugtog. Ito ay dila, nakalabas ang dila sa bibig. Ito ay piso, pambili ng candy. Ito ay wika, madaldal, wika. Bilog, ilang bilog, isa lang na bilog, bilog. Ito, sili, yan ay sili, maanghang. Ito ay ligo. Ngayon dito na tayo sa pangalawang hakbang, step 2. Sasabihin natin ang unang buka ng bibig, ha? Unang pantig ng salita, unang pantig ng larawan, unang buka ng bibig. Ah, tingnan ang daliri ko. Ligo. Ano yan? Li. Ye. Lu. Ano yan? Ye. Ti. Nik. Ti. Nik. Ano yan? Ti. Re, ga, re, ga, lu, re, ga, lu. Ano ito? Re. Ni, nang, ni, nang. Ano yan? Ni. Ni, ti, ni, ti. Ano yan? Ngi. Me sa. Me sa. Ano yan? Me. Ito ay ki lai. Ki lai. Ano yan? Ki. Tawa ng aswang. Hi, hi. Hi, hi. Ano yan? He. Gitara. Gitara. Ano yan? Gi. Dila. Dila. Ano yan? Di. Piso. Piso. Ano yan? Pi. Wika. Wika. Ano yan? Wi. Bilug. Bilug. Ano yan? Bi. Si li. Si li. Ano yan? Si. O, sabihin na ang unang pantig. Ano ito? Li. Ito. Ye. Ito. Ti. Ito. Re. Ito, ngi. Ito, me. Ito, ito ay ngi. Ito naman ay me. Ito ay ki. Ito ay he. Ito ay gi. Ito ay di. Ito ay pi.
ito ay we, ito ay be, ito ay see, ito ay li. Tapos na tayo sa hakbang na one, step one and step two. So, dito muna natin tatapusin ito para ano, kasi napakahaba na pagpapatuloy natin sa susunod na episode. Thank you for watching. Please subscribe and then please like, share, mag-comment din kayo and hit that notification bell para ma-notify kayo ng susunod. Yung karugtong nito, ha, may parto. Right. So, bye-bye.